Yo, what's up? Nagbabalik si Algero TV ng Algero TV! So yun, matagal-tagal na rin tayong hindi gumagawa ng video, gumagawa ng vlog. Mga siguro 1 taon, 2 taon. So, hindi ko alam kung bakit nga ba. Siguro nawala tayo sa focus. Masyado tayong, hindi na natin napokusan yung paggawa ng mga video. Vlog na to, yung video na to, parang biglaan lang din. Parang ginanahan ako kasi. Kahapon kasi, habang nagbabrowse ako sa Facebook, parang random video lang siya dumaan sa wall ko about dun sa electric scooter. And then, sabi ko, what if kaya kung bumili ako nito? Kasi nakikita ko, napaka-convenient niya. Especially pag papasok sa trabaho. So kahapon, nag-decide ako na umalis. And then, nag-search ako ng pinakamalapit na bilihan. Naalala ko bigla na dati, dun sa dating place ko, kasi lumipat na ako dito bagong lugar ko na to, bagong place ng trabaho ko. So, pero same pa rin yung trabaho ko, pero nalipat lang ako ng branch. Naalala ko bigla na nakakita ako ng electric scooter sa Mega Donkey or sa mga Donkey. Ang pinakamalapit na Donkey na na-search ko ay yung sa Togane. So ayun nga, nag-decide na ako na why not kung pumunta ako doon. Next video na to is yung ina-unbox ko na siya. Ito yung electric kickboard na nabili natin. Almost 1 meter yung kanyang box. Kaya ang hirap talaga isakay sa bike. So umpisa natin mag-unbox. So ayun nga, medyo tumaba ako kasi puro kain, natengka tayo ng ilang weeks dahil nalipat tayo, hinintay natin yung visa natin. So by the way, ito na yung laman ng box. Ito yung kanyang adapter. Lagyan muna natin dyan. Tapos ang loob nito ay kanyang manual. So, ayan. Ano pa ba? Yung handle grip. Dalawa. Left and right. Tapos, tingnan natin kung tama ba ako kanina kung ito yung kanyang adapter para sa PC charge. So, tama nga tayo. Ito nga yun. Tanggalin na natin yung pinaka scooter sa loob ng box. May kabigatan siya actually kasi almost 9 to 10 kilo yung bigat niya. Set aside muna natin yan. Yung gulong niya pala is made of rubber. Purong rubber siya, mga sir, mga madam. Hindi siya inahanginan. Purong rubber. Tanggalin muna natin sa plastic. Ayan, ipila-pila natin para maganda tingnan. Tanggalin na rin natin yung adapter sa box niya. Sa plastic, ilagay natin dyan. Set aside natin para maganda at maayos tingnan. Ilasin natin yan. So, ito na yon. Basically, ito na yon. Yan lang yung talaga yung loob ng box niya. Yung kanyang handle grip. Yung kanyang manual. Yung adapter, tsaka cord para sa charger, tsaka yung pinaka mismo scooter. Yung motor niya pala nasa harap, ito yung pinaka motor niya. Yan. And made of rubber siya. Solid rubber. Yung gulong niya, sa harap at tsaka likod. Okay. So, ayan, i-assemble na natin.
nakalock niya yung pinipindot ko. So ayan, naglock na siya. Nakatayo na yung kanyang ano, sa unahan. May kabigatan talaga siya. Yung kanyang side stand. So, sa handle grip niya ay may makikita kayong sticker which is naka-indicate kung left or right. Ayan. Left or right. Hindi siya pwedeng pagbaliktarin ng lagay. Kaya siguro nilagyan nila ng sticker para hindi malito yung magkakabit. Kasi kung mapapansin nyo, yung una kong ikakabit ay yung left side. Mabilis ko lang siyang nakabit. Then, dahil magkaiba yung tread niya. Ayan. Saliwaan yung tread niya. Kaya kung paano mo ikabit yung left side is kabila naman ng right side. Ayan. Kung mapapansin nyo, nahirapan ako magkabit kasi pahigpit yung ginagawa ko. Pero yung kabila pala ay dapat paluwag. Yung hindi siya yung ano yung typical na pag-iikot ng thread. Magkabaliktaran yung thread niya. Kaya hindi talaga pwedeng magkapalit yung handlebar. Kaya nilagyan nila ng sticker ng left and right. So, ayan. Nakabit na natin. Higpit na lang. Para safety. So, ayan na yun. Ha? Ayan na yung scooter natin. Secret! Ito siya. Buo na siya. Ayan. Yung kanyang power. Yung kanyang axle. Yung kanyang brake. Ayan. Tapos yung kanyang ang tawag dito? Dashboard? Ano ba tawag yan? Hindi ko alam. Monitor? Something. Tapos, ayan, i-press lang natin ng matagal, ayan, magbubukas na siya. So, 1 bar lang yung battery, yun yung factory charge niya. So, naka-indicate dyan yung 00 na yun, yung pinaka speed mo. Tapos, pag pinindot ng letter M, yan, P1, P2, P3, P0. Nung umpisa, hindi ko siya alam kung ano ibig sabihin yan. Ang pag naka-P0 yan, ibig sabihin yan, naka-neutral. Ayan, naka-P0 kanina, di ba? Tinatry ko siyang paanda rin, hindi siya umaanda. Nagtataka akong bakit eh. Tapos, na... So, ayan, ayan. Ayaw niya, di ba? So, napagtanto ko na, yun pala yung pinaka-neutral niya, yung P0. So, ayan. So, pinalikot ko ulit siya. Lipat natin siya. Sa P1. Lagi sa P1. Ayun, umandar. So, pinonfirm ko ulit. Pindot ko ulit siya. 2, 3, 0, and neutral. So, doon ko na siya napagtanto na. Pag 0, naka-P0 ay yung neutral niya. Kahit anong piga mo sa axle, hindi siya aandar. Kasi nga naka-neutral. And then, ito na yung P1. Which is yung pinaka gear 1 niya. Ayan. Ina-axel ko na siya ng pakonte-konte. Ayan. Ayan. Umiikot na yung motor niya. Ang sagat ng kanyang P1 o gear 1 ay 10 km per hour. And then ilipat natin sa gear 2 or P2. Sell natin. Ang kanyang sagad ay 15 km per hour para sa gear 2. Sa P1 ay 10 at sa P2 ay 15. Lagyan natin sa gear 3. Sa P3. Dahan-dahan. Ayan. Ang bilis. 20 km per hour. Yun yung pinaka max speed niya. 20 km per hour. So, ayan yun. Ayun, binitawan ko. Medyo
umurong pa ng konti. Malakas yung motor niya. And then, pag pinres mo to ng isa pa, yun yung para sa headlight niya. Ayan. Kasabay ng headlight ng pag-ilaw, yung taillight niya. Magbiblink din yun. Ulitin natin. Ayan, ito yung headlight niya, di ba? Ayan, pag pinindot natin yan, sugat pa ako. Ayan. Isang press, ayun, nag-headlight siya, tapos yung tail lamp niya, nagbiblink. Sabay silang dalawa. And then, pag nag-brake ka, ay mag-steady siya. Which means, naka-indicate na naka-brake ka kung may makakita sa likod mo. Ayan o, di ba? Pag nag-brake ka, nawawala yung pagbiblink. Tapos, pag papatayin mo siya, isang beses lang din na pindot. And then, pag nakapatay siya, tapos pag nag-brake ka, ayan, ilaw siya. Yan yung brake light. Pag nakapatay yung headlight, brake light lang yung gana. Nagana. Pero pag naka-on yung headlight, pati yung tail light is nag-wink. Nag-blink pala. Wink. Blink. Ayan. Tapos, nag-brake ka. Ayan. Stop. Naka-indicate na naka-brake ka. Para kung sino man yung makakita sa likod mo. Ito yung side stand niya. Ayan. So, ito naman yung kanyang charger adapter. Yung kanyang input is 100 to 240 volts. Yung kanyang output ay 29.4 volts or 30 volts na rin kung susumahin. So, dito yung kanyang charger port. Ayan, makikita nyo. Ayan yung charger port niya. And then, may pinakatakip siya. After mo mag-charge, pwede mo na siyang takpan para hindi mabasa, hindi pasukay ng tubig. Ayan. Maganda naman yung pagkalak niya. Ayan, medyo mahigpit. Kaya hindi basta-basta papasukin ng tubig. And then, nasa ibaba niya, doon nakalagay yung kanyang battery. Ayan, sa loob niyan, dyan nakalagay yung kanyang battery. Siguro pag madali ng malobat in the future, ibablog natin kung paano natin papalitan ng battery. So, i-charge na natin siya. So, normal lang siya. Pwede nyo siyang kahit saan, 100 to 240 volts. Kahit sa Pilipinas, pwede yan. Hintayin muna natin siya mag-green bago natin siya i-connect sa kanyang charger port. Para hindi mabigla yung kuryente. So, ikabit na natin. Ayan. Pag, ibig sabihin kulay pula, nag-charge na siya. Pag nagkulay green na yan, ibig sabihin ay full charge na siya. So, ayan. Ayan, hintayin muna natin mag-charge. At medyo inaantok na rin ako ngayong gabing to. Kinabukasan siguro full charge na yan. Charge natin siya siguro mga 6 to 7 hours. So, good night. Bye-bye. So, ngayon, lumipas ng buong gabi. Full charge na siya dahil nakakulay green na siya. Tanggalin na natin siya. Baka ma-overcharge siya. Masira yung battery. So, ayan. Tanggalin na natin siya. Tapos, i-test drive na natin siya sa labas. Let's go! Medyo may kabigatan talaga to eh. Ayan. Ayan. Sakto maaraw sa labas. Maganda yung panahon. Maganda maglaro-laro dyan sa labas. Go, baba na tayo. Medyo may kabigatan siya mga sir, mga lods, mga madam. Bahay namin. Konting silip sa sala.